Magandang araw mga bata. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli ako si Binibining Alea Jessaligan, ang iyong makakasama sa paglalakbay sa asignaturang Pilipino. Ngayon ay simsimulan ng ating tatalakayin ang maikling kwentong pangbata. Ngunit, bago tayo magsimula, ay atin munang alamin ang ating mga layunin. Una, natutukoy ang mga elemento ng kwento, tagpuan, tauhan at banghay. Pangalawa, natutukoy ang bahagi ng binabasang kwento, simula, kasugdulan at katapusan. Halina kayo at simulan na natin ang kwentong ito. Ang kwentong ito ay ang kwentong pag-ibig na pinamagatang si Joseph at ang kanyang pamilya. Isinusulat ni Binibining Alea J. Sadigan. Si Joseph ay isang tricycle driver na nakatira sa isang simpleng bahay kasama ang kanyang asawang si Helen at ng tatlo nilang anak. Sa tuwing umuwi si Joseph galing pasada ay may dala itong konting ulam. Lagi na lang nagre-reklamo ang kanyang asawa. Pag nag-uwi si Joseph ng isang pang-ulam ay sinasabi ng kanyang asawa na gusto niya ng baboy. Kapag nag-uwi si Joseph ng prutas na peras ay sinasabi ng kanyang asawa na gusto niya ng mangga. Isang araw, habang namamasada si Joseph ay may nakita siyang aso sa tabi ng daan. Mukhang ito ay nasagisaan at itinabi na lamang sa daan. Tsupuy, anong nangyari sa'yo? Kawawa ka naman. Dadalhin kita sa veterinaryo upang ikaw ay magamot. Wika ni Joseph. Bigla na lamang nagsalita ang aso na siyang pinagulat ni Joseph. Salamat po, Ginoo. Ngunit gusto lamang po na sana makakain sa araw na po na ito. Wika ng aso. Binigay ni Joseph ang kanyang dalang pagtanghalian na isda at kanin. Inalagaan niya ang aso at ginawa ng bahay-bahayan kung saan niya ito nakita upang ito ay mabalikan ng kanyang amo. Sa ilang oras na ginugol ni Joseph sa pagtayo ng bahay ng aso, ay makalimutan na niyang mamasaga. Dali-dali siyang umuwi sa bahay nila upang ikwento ang nagsasalitang aso. Mahal, may ikwento ako sa iyo. Kanina, pinakita kong aso nagsasalita na parang isang himala. Wika ni Joseph. Ang dami mong sinasabi na saan ating uulangin mamaya? Sagot na kanyang asawa. Nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan na humantong sa away. Pagkalipas ng ilang oras ay namasada si Joseph kahit madilim na at wala nang masyadong pasahero. Napansin ni Joseph ang aso na hindi pa din kinuha ng amo. Binisita niya ito. Pasensya ka na, wala pa akong dalang pagkain ngayon. Babalikan kita mamaya pag may nabili na ako, sabi ni Joseph sa aso. Sa ilang sasakyan na dumaan, ikaw lang ang lumapit sa akin. Ano ang iyong kahilingan? Nais ko lang sanang ibalik ang iyong kabutihan, ang sagot ng aso. Sana nga totoong may milagro, nais ko lang sanang mabigyan ng madaming pagkain ng aking pamilya, wika ni Joseph. Umuwi ka na at sana mapasaya ko kayo, wika ng aso. Nagmadaling umuwi si Joseph at tutuklasan niyang madaming pagkain na kahanda sa lamesa. Mahal, sanang galing itong mga pagkain, sabi ni Joseph. Pagkapasok ko galing nagigib ng tubig, andyan na yan, wika ng kanyang asawa. Pagkatapos kumain, naghanda ng pamilya upang matulog. Ang mag-asawa ay nag-uusap at sinabi ni Joseph na humiling siya ng pagkain sa nagsasalitang aso. Kinaumagahan ay may mga pagkain na sa lamesa. Nag-usap ang mag-asawa. Mahal, gusto ko magkaroon ng palasyo at ako ang magiging reyna. Sabihin mo ito sa aso. Wika na kanyang asawa. Bago na masada si Joseph ay hinatidan niya muna ang aso ng pagkain at ito ay nagpapasalamat din. Nagkwento ang dalawa at sinabi ni Joseph ang hiling ng kanyang asawa. Pagka-uwi ni Joseph sa kanilang bahay ay tila nagbago na at naging palasyo na nga ito. Pagkapasok ni Joseph sa palasyo ay nakita niya ang reyna. Isang buong araw ang lumipas at sila ay naghahanda na upang matulog. Isang buong gabi, hindi nakatulog ang kanyang asawa at hiniling nito na pamahalaan ang araw at ang buwan. Ito ay sinabi ni Joseph sa aso at sa kanyang pag-uwi ay hindi na niya mahanap ang kanyang asawa. Bumalik si Joseph sa bahay ng aso.
Anong nangyari? Bakit hindi ko mahanap ang aking asawa? Sabi ni Joseph sa aso. Di ba hiling mang maging ng iyong asawa na maging Diyos? Gusto niyang kontrolin ang buwan at ang araw. Ang Diyos ay hindi nakikita, sagot ng aso. Ang mga hindi na nangyari ay hindi na pwedeng ibabalik. Laking pag-aalala ni Joseph marahil ay dahil sa naiwan nilang tatlong anak. Ang mga hiniling ko ay pawang mga hiniling lang ng asawa ko. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataon upang mahiling para sa sarili ko. Wika ni Joseph. Anong gusto mong hilingin para sa iyong sarili? Sabi ng aso. Gusto kong maging maligaya ang aking pamilya sa simpleng pamumuhay lamang. Sagot ni Joseph. Isang gabi ang lumipat, nagising ang buong pamilya. Naging masaya na sila at kontento sa buhay na meron sila. Napagtanto nila na hindi magbibili na kahit ano ang tunay na pagmamahal. At bago tayo magtapos sa ating maikling kwento, ay alamin muna natin ang elemento nito. Una, ang pamagat ng kwentong ating binasa ay si Joseph at ang kanyang pamilya. Pangalawa, ang tagpuan sa bahay at tabing kalsada. Pangatlo, ang mga tauhan na kabilang sa kwento. Si Joseph, asawang si Helen, tatlong anak, aso, at iba pa. At ang simula ng kwento ay may isang tricycle driver na may asawa at tatlong anak na katira sa isang bahay. Sa tuwing siya umuwi ay may dala siyang pagkain para sa pamilya niya. Ang sularinin ng kwento ay sa sobrang pangarap ng asawa ng tricycle driver ay nagkaroon ng masamang kahinatnan at ito ay naglaho. Ang kasukdulan ng kwento ay unti-unting napagtanto ng pamilya kung gaano kahalaga ang makontento sa kung anong meron at hindi maghahanap sa kung ano ang wala. At ang wakas, nabigyan ng pagkakataon na sila ay mamuhay muli ng mapayapa at masaya. Doon lamang nagtatapos ang ating maikling kwento. Maraming salamat at kung may mga katanungan kayo ay maaari nyo akong mahanap sa email na ito. saligan-alayajaya@plpasig.edo.ph. Salamat sa muli at sana ay may natutunan kayo sa kwentong ito.